Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 na nararanasan hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa, lubos na naapektuhan ang pangkabuhayan ng ating mga kababayan. At upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan na mas humirap pa punsod ng pandemya, isa sa mga naging solusyon ay ang paghahanap ng mga maaaring alternatibong pagkakakitaan. Isang mag-asawang Eddie at Vilmaya sa mga libu-libong naapektuhan ng paghina ng kabuhayan dahil sa nasabing pandemya. At ang pag-aalaga at pagpaparami ng palamuting isda ang kanilang naging tugon sa hamon na kinakaharap nila ngayon. Pinanganak ko rin sa poblasyon ko, no, Real Quezon, 61 years old na. Ako po ay merong asawa at merong isang anak na babae, Galagita. Ako po ay si Vilma Halasan Rodriguez, pakamag-asawa ko kay Iyap, Edgardo Iyap. Ako po ay sa ngayon ay 49 years old, coming this May 25. Ako po ay taga Mindanao, Misamis Occidental. Nung wala pa po itong mga tropical phase, ang pinagkakataan ko mga araw, ay namimila ko ng mga palus, mga pang-export, at ibilibig ako sa Maclaran, or Paranaque, sa mga exporter. Ay nagkataon namang bago magkaroon ng pandemya, meron akong inaalagaan mga tropical fish. Paano po naman kayo nagsimula po dito sa inyong ornamental fish? Nag-upisa po ako dyan nung marong panyayang bipar na may pa-seminar. Unexpected po itong pag-aalaga namin ng ornamental fish. So dumating ang punto na nagpadala ang bipar ng sample ng isda na i-try namin kung paano mabuhay siya o magpatay paano alagaan. So madaling sabi, yun po yung namatay kanin dito. Natuwa po kami ng dalawang anak ko, pinakain po namin ng hapunan, tanghalian, 3 days po, which is mali po pala yun. So ngayon pa man, after 3 days, nag-CI yung beeper sa lugar namin. Doon na, dumating na si isdang marami, kasama ang mga materialis. Tapos kami lang dalawa, nagbuo nung dalawang box na materialis. Sa pamamagitan ng training at mga technical assistance mula sa BIFAR Region 4A, unti-unti ay natutunan nilang alagaan at naparami ang kanilang mga freshwater ornamental fish. Naibigay ang isda, wala akong idea kung paano bubuhayin yung isda. Tinanong ko yung mga nagkapit ng isda na paano ang pagkain ng isda, paano pagpalit ng tubig, paano ang adjustment ng environment sa isda para hindi siya mamatay. So, ni-explain nila sa akin yun. So, yun na yung idea ko. Nung umalis na sila, yun ang sinabi ko sa asawa na ganito pala ang gawin natin. So, madaling sabi, not knowing na siya natuwa doon, siya nag-enjoy siya sa isda. Hanggang sa dumami ang isda, yung dalawang box na kulog na yun. So, umabot ng 500 500 yung price na ipalago niya. Hanggang sa lumaki, hanggang nag-extra ng lagayan kami. Naging solusyon nila ang pagbebenta ng ornamental fish tulad ng goldfish, molly, guppy, fighting fish upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nga ako masyadong gumamit ng social media, pero through friends, kulang pa po ang stock namin. Kinulang na po kami ngayon. Kaya marami pa pong naghahanap ng isda. So ang ginawa ko, dagdag ko pang yung pagkain ng isda, bumibili kami.
nire-repack ko rin. As in, yung bumibili ng isda, wala po silang pagkain. So, nire-repack ko rin po. Yun na po yung aking dagdag. Madaling sabi, wala kaming idea kung paano i-expose yung isda. So, ako yung ang hanap buhay ko ay, before that ornamental, mayroon akong hanap buhay na burgerat. So, yung burgerat na yun, dinala ko yung isda na ibinigay sa amin ng beeper, ng maliit na aquarium. So, yung aquarium na nilagyan ko ng isda, yun. Dinala ko doon sa shop ko, doon sa burgeran ko. For sale, 10 pesos each fish. So, maraming batang bumili, maraming batang bumili. Madaling sabi, nag-roll na yung panahon, nagkaroon ng pandemic. Ito na yung buhay namin na lockdown, walang pagkukunang source of income. Hindi namin alam kung saan na dahil wala na lahat ang aking close na, wala na kami pagkukunan. So, without knowing na meron pa rin, nag-post ako ng Facebook doon sa isda na yun na ornamental place, I'm here, ganito sa location na iyon. So, madaling sabi, pumasok yung mga bata until yung mga parents, mga malalaki, mga matatanda, until mga teachers pa nagpapadeliver sa akin ng isda, public teachers, mga office staff ng munisipyo. So, on that day, hindi ko akalain na yun ay nakapagbangon sa amin na totally speaking, yun ang nag-provide sa amin ng daily needs. Yun talaga. Sa kapila ng kanilang tagumpay, dumaan din sila sa mga pagsubok sa pag-aalaga ng freshwater ornamental fish. Meron po bang times na dumating din kayo na karoon kayo ng problema sa pag-aalaga? Ay, opo. Hindi po maiwasan yung pag-aalaga ng isda, yung mamatay sa, especially yung sobrang init. Tapos, sobrang ulan, malakas ang ulan, tapos yung siguro yung temperatura na mainit. Yun po, talagang may namamatay, pero hindi naman gaano kadami. Once na pagkaganyan na may namatay na, chine-check ng asawa ko, palit tubig agad. After dun palit sa tubig, lalagyan namin ng oxygen. Kasi, parang ang observe namin, kaya namatay ang isda, lack of oxygen talaga siya. Lalo na pag sobrang init. Ang isda na mamatay, gawa na lack of oxygen, kaya sinasalpakan niya ng aerator. So, that time na kailangan talaga, kasi sobrang nagsiksikan na sila, marami na sila. Kaya kailangan talaga ng aerator pagka marami na. Kasi kustubi, hindi na siya masiksik. Kasi pag siksik masyado, yung isda, namamatay talaga. Mahirap silang nagsiksikan, gumagawa. Kailangan na spread talaga ang yun yung observation. Sa pag-aalaga po ba ay medyo kailangan po ba ng at the very beginning, hindi po kailangan na mag-start ka ng malaki. Nandun yung point ko eh. Kasi yung isda, ang ornamental fish is very flexible siyang alagaan. Kasi hindi siya kailangan ng oxygen. Hindi siya kailangan ng oxygen. As in, clean water lang, tapos kailangan mo siyang running water. Kasi kailangan mo siya after 2 days or 3 days, kailangan mo siya i-running water mo talaga. Para nga, to provide the oxygen talaga, kasi namamatay na siya. So yun ang aking observe nung pag-aalaga. Tapos, yung pagpakain, na adjustment nga na sinasabi sa akin, yun ang pinakatandaan ko. Dahil yun ang importante kung paano magpakain talaga. Kasi ang isda, bawal nga daw mabusog, bawal magutom, patay. So, kailangan i-level mo yung pagpakain. So, yung according to the temperature din ang pagpakain, sinunod ko din po yung advice ng keeper na according to temperature, halimbawa kung malamig, every twice a day po kang magpakain sa isda. Yun po ay malaking bagay din. Doon siguro, kaya nag-success si Edir Gratoyan. Dahil yung aking sinabi sa kanya, iniseries ko sa kanya, sinunod din niya. Tsaka doon siya nagkakaroon ng masayang buhay. At dati mainitin ang ulo dahil wala siyang trabaho, wala siyang pagkakitaan. Yun, doon siya nalilibang. Happy na siya. Doon sa isda, doon siya nalilibang. Ako na papasata sa staff ng BFAR. Ito na yun, ha. Practically, sasabihin ko, to the staff of the BFAR, malaking tulong kayo sa mga mahihirap. Dahil at the end, nakakatulong kayo sa mahihirap. At the end, sa totoong buhay, kayo ang nagbigay sa amin ng
paano mabubuhay, paano bumangon sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, yun. Pasensya na po, talagang emotionally ako dahil yun ang nakatulong sa akin at kasama ang pamamalaan. So, maraming salamat po sa inyo, mga taga-Far. Sana patuloy po kayong manaliksik pa po sa nakatulong sa mga nahihirap na nakatulong namin na madami mang pagsubok ang kinakaharap natin sa panahong ito, pinatunayan ni Ka Eddie at Ka Vilma na sa sipag at tiyaga, kasama ang pagmamalasakit sa mga bagay na natanggap, ay susi para malampasan at mapagtagumpayan natin ang mga hamong ito.